Pakakapanayam po natin si Police Senior Superintendent Glenn Dumlao, Acting Director po ng Anti-Kidnapping Group. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Gigi. Apo, dito sa mga naging payag ni Santa Isabel, ano, pati yung mga detalye ng oras at lugar kung nasa saan siya para maitanggi po yung krimen, ay ano po ang impresyon nyo at ano po masasabi nyo dito sa mga naging payag niya? Ayun na nga, ever since, yan tao na yan is marunong. Napakagaling mag-cover ng tracks. Like for example, yung kinasabi niya na alas 4 nag-firing siya. Well, kasi nagparada sila doon sa PNPTS training service where the firing range is located. So pwede siyang pumunta. O, 1 minute nga lang eh. So ang galing mag-cover ng tracks. And then, yung mga oras, indisputable naman yung positive ID ng dalawang gwardiya. Kasi September 27, October 1, October 4, October 6, October 12, and October 18, D-Day, dalawang beses isang araw siya pumapasok doon. Positively identified ng dalawang gwardiya na is the same person as Rudolph Gorreyes. Yun lang, yung nangungupan ko sa kanya. Yung dating ni SPO3 Santa Isabel, ano, well, marami rin hong nagsabi na parang kung ikukumpara yung naging dating niya sa pagdinig ng Senado kanina, parang masyado malakas yung dating at very assertive na yun nga hong i-play pa yung isang tape conversation na tinanggihan ng mga senador. Sa tingin niyo ba meron hong talaga nasa likod nito o gaya po ng ini-imply kanina ni Secretary Vitaliano Aguirre? Meron ho ba kayong impresyon na ganoon? Actually, yung mga ganong usapan is just between Attorney Rafael Dumlao at saka yung asawa niya. In which case, nag-i-inducean silang parehas na kung paano sila makakalusot sa kaso. At itong asawa niya, napakamagaling din. Kasi nabasa ko rin yung transcript ng mga usapan nila is nang i-induce ng salita dito sa accused niya. So, well, pareho silang bot na nag-i-inducean ng kung anong sabihin. So, kaya lang na-outsmart itong si Rafael Dumlao. Well, may problema nilang dalawa yan. Ang sa amin, we have to set the record straight na sila dalawa ay may alam dito sa kaso na ito. Pero sila lang dalawa ang hindi pa nakakaalam na may alam sila. Apo, doon sa mga prinisenta rin ni Senator Lacson ng mga CCTV footage, mukhang galing po sa Chinese community, Filipino-Chinese community, ay yun yung mga kasong yun na monitor ho ba ng AKG nitong mga nakaraan? At ano ang ginawa nyo kung na-monitor nyo po yung mga kasong ito? Well, unfortunately, yun nga ang nakakalungkot kasi na walang, although it's not an excuse for us na sabihin na hindi nag-report yung victim, kasi napakalawak naman tong area namin nakuan, pero yun nga, walang na-report, so hindi kami makapag-react, hindi nga namin na-analyze yung video, and hopefully the good senator will provide us the video, and yung pangakong quick talagang we will go after those rough cuffs. Nakakahiya, kahit kami nung nakikita kami, nalulunod kami sa hiya. Apo, sa ngayon ho ay ano ho ang expect ng publiko doon po sa susunod na hearing kaugnay po nitong kaso po ni dito pong kaso po ni G. Ikju. Well, sana nga mapastak tong kaso na ito dahil sa hearing na yan at makondin yung loopholes na yung mga delay kasi doon talaga tayo napupunta sa delay ng kaso. Pero ang kinakalungkot nga namin, ang daming delay, so wala rin tayong magagawa because this is a democratic country. We have to afford both yung karapatan ng akusado, yung mga pleadings nila. So wala out of control na kasi kami pag nasa korte. Pero well, anyway, natutuwa kami dahil na-pastrack nga yung pagpasa ng resolution at na-pastrack yung pag-file namin ng kaso. So from there, pag-aaralan din namin yung mga susunod naming gagawin kasi mukha talagang napakagaling ito. Pero all denial, hindi kami matatakot sa mga pinagsasabi niya kasi wala eh. Wala talagang
siya talaga. At okay, maganda rin yun at naimbitahan si Villegas para makita rin niya yung talagang pangyayari. Apo, salamat po sa pagkakataon si Police Senior Superintendent Glenn Dumlao ng PNP AKG. Maraming pong salamat. Welcome.